traveling, welcome back to my YouTube channel. So we are going to do a quick unboxing. Actually, hindi na lang siya unboxing. So ko lang i-share sa inyo as part of my yearly Christmas tradition. Diba, lagi ako nag-unbox ng Starbucks planner. Kasi isa talaga yun sa parang naging ritual ko na every year. And hindi naman ako collector. Talagang ginagamit ko siya. Especially for those of you na first time lang makakanood dito sa channel ko. Every year since 2014. I'm using a Starbucks planner or any merch as long as pasok siya dun sa holiday collection nila, dun sa sticker season. Less than a week ko siya nakuha, hindi ako nakapag-film agad, so sobrang busy. So I got the Ebony Stainless Tumbler. Eto, nakuha ko siya after like 2 weeks. Kasi nga, inisip ko kung magko-collect pa ako ng sticker o hindi na. Kasi meron ako sobrang sticker from the first collection ko, pero pinamigay ko siya. But since yung doctor namin, nagpakape siya, so nakapag-earn ako agad ng stickers. Like, 6 stickers yun, instantly. In-uninstall ko yung Starbucks app ko, so hindi ako doon nag-collect ng stickers or yung stars. And then, this one, nabuksan ko na to. Actually, mga core ko nagbukas nito kasi sobrang na-excite talaga sila. Mas malaki siya as to compare dun sa mga old planners nila. I think this is the biggest planner from their holiday collection. And mas malaki yung notebook niya as to compare, like, yung last year nila, ito. Gamit na gamit siya sa akin. And hindi nagkakalay yung kulay niya. May rose gold. May touch ng rose gold. So, this one comes in white color. So, pag male or hindi naman feminine, pwede mong piliin yun. Or medyo aesthetic yung vibe mo. Okay yung white. Pero ako mas gusto ko yung ganitong color. Pero, masyado siyang bulky. Malaki to eh. May plastic siya sa loob, saka parang black na wrapper on yung skin. And then, yung pinaka-lock ng planner is pen. Ayan. See? Ganyan siya. Tapos, yung pen nila, I think this one is 0.5 or 0.7. Parang 0.5. Saka, hindi siya gel pen. Ordinary pen lang siya. And then, when you open it, kinabeta namin siya yung laman ng plastic kanina. Well, we have stickers. Meron siyang stickers. Hindi po siya nagagalaw. And then may postcards. Tatlo. Ayan. Puro siya ganyan. Tapos, may kasama din siyang parang leather na inserted ng card. Ayan. And then, eto na yung mga pages. Mas malaki yung space. Mas madaming masusulatan. Even yung calendars. Mas bigger siya ngayon compared before. I'll show you yung calendar. Saka maganda yung mga prints. Eh. Ang cute. Hindi tinipid yung space. Kumbaga na-consume lahat. Pero, mas madami kayong masusulat. Unlike yung calendar nila, this 2023. Ayun o. Oh. Ang liliit lang niya. Oops. Ayan. Diba? Ang liliit lang niya. So, parang wala ka masyadong masusulat. And then, yung calendar, ganito lang siya. Manipis. Puro may sulat siya, kaya ang hirap pakita ng calendar. Hanap ako na may blank. Meron ba? Ayan. So, yun na lang. Maliit lang din siya. At least, yung calendar ngayon, mas madami kayo masusulat. Oh, diba? Ang bongga niya. Yun lang, bulky, pero that's fine as long as madami kayong masusulatan. Maganda yung mga designs, yung mga prints nila ngayon. Very vibrant. Diba? Cute. Tapos yung texture niya, hindi siya velvety eh. Kung ano yung texture ng leather, parang ganun na medyo madulas. Ito kasi, same lang din naman sila actually. And then, hindi nyo mawawala yung pen kasi yan yung pinaka-lock ng planner. Which is really nice. And then, for the tumbler, ayun yung pinapatungan yung camera ko kasi ginamit ko na siya. In fairness, ang ganda ng tumbler, supposedly kay Brian yan, pero hindi pwede sa work nila. Kailangan clear daw yung bote na ipapasok nila sa work unless sa locker lang siya mapupunta. So, might as well, ako na lang gumamit. Okay, para mas ma-appreciate nyo, eto siya. May mga print lang siyang ganyan. Stainless. Tapos, silicone yung handle niya. Ang sad part lang dito is mukha siyang madaling masira.
after a while. Tapos naka-connect siya dito, naka-screw, silver yung hardware. And then, pag in-open nyo, ayan siya. Malabig pa din yung tubig since morning. At yung dala namin nung, ginamit ko to nung nag-IKEA kami. So, kung paano yung function ng mga tumbler na ginagamit natin, yung mga in-order sa Shopee, ganun din naman siya. So, instead na bilhin nyo siya for like 2.5 or more, diba? Might as well, collect na lang kayo ng stickers, at least nakakainom pa kayo, may drinks kayo. 19 stickers na pala ngayon, hindi na 18. 532 ml siya. Ayan, so, as usual, made in China. Pero maganda yung quality, in fairness. So, yan lang, yan yung ating Starbucks merch for this holiday season, for the 2024. I hope you enjoyed this video. Kung mahilig kayo magkape sa Starbucks, might as well mag-collect na din kayo kasi sayang. Until January pa naman to. I think second week ng January. If you want to watch yung mga previous unboxing ko or kung ano ba yung mga planner ng Starbucks from the past, gagawa ko ng playlist dito sa channel so you can browse and check. Maganda din yung isang tumbler nila, yung baso na may straw. Pero ang dami ko na dito, apat yung ganun ko, including yung binili ko sa Hong Kong. Kaya sabi ko, hindi ko na siya kailangan. Mas gusto ko yung ganito. At least, hindi siya mag-i-spill. Hindi tatapon. Anyway, so I hope you enjoyed this vlog. That's it for today's video. Don't forget to like, comment, and subscribe to my channel if you haven't. I'll see you again at the next one.